katotohanan ang salitang bumubuhay. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay katulad din ng isang malaking lambat na inihagi sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ay hinila ito sa pampang at naupo ang mga tao upang pagbukod-bukurin ang mga isda. Tinipon nila sa mga sisidlan ang mga mabubuti, ngunit itinapon ang mga walang kwenta. Gayun din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel at ihiwalay ang mga makasalanan sa mga banal at ihahagis ang mga makasalanan sa maningas na pugon. Do'y mananangis sila at mga galit ang kanilang ngipin. Nauunawaan na ba ninyo ang lahat ng ito? Tanong ni Jesus. Opo, sagot nila. At sinabi niya sa kanila, kaya nga, ang bawat eskriba na kumikilala sa paghahari ng Diyos ay tulad ng isang puno ng sambahayan na kumukuha ng mga bagay na bago at luma sa kanyang taguan. Nang masabi na ni Jesus ang mga talinghagang ito, siya'y umalis doon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Alam po natin na sa buhay natin ay hindi lahat perpekto. Maraming pagkakataon na kahit tayo ang sarili natin, na pagtatanto natin na tayo ay nagkakamali, tayo ay nadadapa, tayo ay may mga pagkukulang. Kahit to ang mga komunidad na ating napabibilangan, hindi ho siya perpekto. Marami din pagkukulang. Kahit po ang simbahan, kahit isa siyang relihiyon na itinatag ni Jesus, hindi pa rin siya perpekto. May mga pagkukulang, may mga kahinaan. Sa madaling salita, mga kapatid, ang bawat isa sa atin sa mundong ito, hindi perpekto. Bakit ko nababanggit ang bagay na ito? Dahil po sa ating ebanghelyong napakinggan, si Jesus ay nagbahagi ulit ng talinghaga. At saan nagpapatungkol ang talinghagang ito? Patungkol ito sa isang malaking lambat na hinagi sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. At pagdating sa pangpang, ano ang sabi sa kwento ni Jesus? Ihiwalay ang isdang mabuti sa isdang hindi mabuti. Balikan ho natin yung konteksto nito, mga kapatid. Nung panahon ni Jesus, ang mga Hudyo, ginagawa naman talaga ang bagay na ito. Hinihiwalay ang isda. Yung isdang pwedeng kainin at yung isdang pwedeng hindi kainin. Ngunit ibinagay ni Jesus ang kwento na ito, ang talinghagang ito, patungkol sa ating buhay pananampalataya. At ano ang sabi ni Jesus? Darating ang mga anghel, ihiwalay ang mabuti sa mga makasalanan. Pero bago umabot sa ganung pamamaraan, mga kapatid, magandang tingnan na ang pananampalataya natin ay parang nasa loob ng isang lambat. Tinatanggap
ang bawat isa. Tinatanggap ang kakulangan ng bawat isa. Tinatanggap ang bawat kapintasan. Tinatanggap ang bawat kahinaan ng isa't isa. Nasa loob ng isang lambat. Pero sa bandang dulo ng buhay natin, tayo naman ang gumagawa ng pagpili. Pipiliin ba natin magpakabanal o pipiliin natin ang kasamaan? Magandang tingnan yan, mga kapatid. Bakit? Dahil ang bawat isa sa atin, hindi nga perpekto, pero tinatanggap sa loob ng lambat, tinatanggap sa loob ng simbahan, tinatanggap ng Diyos ang bawat isa sa atin. Pero tayo pa din ang gumagawa ng pagpili. Kaya nga, magandang tingnan po yan sa buhay natin, mga kapatid. Ano po ba yung mga pagpiling ginagawa natin? Yung pagpili po ba natin na ginagawa, magdadala sa atin sa kabanalan? O yung pagpili na ating ginagawa, magdadala sa atin sa pagkakasala? Nandoon yung pagiging hindi natin perpekto, pero hindi nangangahulugan na hindi natin kayang magpakabuti. Kasi minsan ganyan ang rason natin, di ba? Sinasabi natin, hindi ako perpekto. May pagkukulang ako, may pagkakasala ako. Pero mga kapatid, ang pagiging mahina natin, ang pagiging hindi natin perpekto, hindi nangangahulugan na hindi natin kayang magpakabuti. Dahil sa bawat oras ng buhay natin, ang panawagan sa atin ni Jesus, magpakabanal, magpakabuti. Kaya nga sana mga kapatid, yan yung isalang-alang natin sa ating puso. Huwag natin laging gawing dahilan. Tao lang ako, mahina ako, may pagkukulang ako. Tandaan mo, mga kapatid, lahat tayo ay nilikha ng Diyos na kanyang kawangis. Ibig sabihin, may taglay tayong kabutihan. May taglay tayong kabanalan. May taglay tayong kagaya ng mahal na pong Jesus Nazareno. Ang ating pagiging hindi perpekto, hindi dahilan upang tayo ay magpakabuti. Kaya mga kapatid, yan ang hilingin nating grasya sa misang ito, na sa bawat paggawa natin ng desisyon, sa bawat pagkilos at pag-uugali natin, nawa ang piliin natin ay ang mahal na pong Jesus Nazareno. Dahil ang pagpili sa mahal na pong Jesus Nazareno, pagpili sa pagpapakabuti at sa pagpapakabanal. Amen.